Yo, what is up, man? Again, again. At muli po akong nagbabalik dyan sa mga cellphone nyo. Kung napapanood nyo ako sa video nyo. Welcome back to our video. It's your boy, JB. So, dahil quarantine ngayon, no, madalas at malamang sa malamang, ikaw na nanonood, puro Facebook lang ang ginagawa mo. Ngayon, mga kaibigan, dahil panay ang Facebook natin, no, pare-pareho tayong nasa Facebook nakatambay, bibigyan ko kayo ng 10 utos ng mga hindi dapat gawin at mga dapat gawin dito sa Facebook. Are you ready? Let's do this. Let's go! Namimiss ko lang kasi yung mga vlog ni Kuya Kokon na 10 utos eh. So dito inspired yung paggawa ko ng video. No, kung kilala mo si Chong TV. Gago! At dun siya sumikat sa mga 10 utos. So dahil fan ako ni Chong TV, gusto ko lang din gumawa ng video tungkol sa 10 utos. Ito ang 10 utos ng Facebook. Number 10. Nag-uumpisa tayo sa number 10. Huwag kang uhaw. Ano yun, mga kaibigan? Pag sinabing huwag kang uhaw, no, ito po yung mga tao sa Facebook, no, na pag nakakita sa Facebook na jowang-jowa yung nagpo-post, no, na parang gusto nang magka-jowa yung nagpo-post, eh agad nilang pinipm, no? Kadalasan sa mga gumagawa yan ay yung mga lalaki. Pag may nakita silang nagpo-post ng mga babae na kunwari jowang-jowa na hindi mo man, na hindi mo alam kung saan nila kinukuha yung pinaghuhugutan nila, tapos pag pinipm mo, hindi ka re-replyan. Kaya ikaw, no, kung makakakita ka ng mga nagpo-post na jowang-jowa sa post nila, eh huwag mo agad i-chat-chat, no? Huwag kang uhaw. Wow! Damn! Boss, matas! Wow! Putay na, boss! Awan na! Tumawag ko rin sa'yo ng pompero! No, you know, huwag kang uhaw, no? Number 9 na kaibigan, huwag kang magiging feeling tito o tita, no? Ito po yung mga klase sa Facebook na friends nyo, no, na pag in-stalk nyo, eh halos kaedad lang naman din natin, eh nasa era na ng tinatawag nilang millennials, no? Pero kung mag-react sa mga video natin, i-feeling tito o feeling tita, na walang ibang alam na react sa Facebook, kung hindi, i-like yung mga shared post natin, no? Huwag kang feeling tito. Gago! Number 8, mga kaibigan. Number 8. Ito po yung susuporta dun sa number 9, no? Ito naman po yung tinatawag na react accordingly, mga kaibigan. Ngayon, kung ikaw, eh, nasa millennials ka na, era, no? Yung mga hindi ka naman natulad ng mga tatay natin na pag may nakitang post, eh like lang ng like. React accordingly, mga kaibigan. Kung nakakatawa yung post, mag-react ka ng maha. Ngayon, kung nakaka-inlove o something na matatouch yung puso mo, mag-react ka ng heart, no, mga kaibigan. Kung ikaw naman ay ma-amaze dun sa pinopost nila, mag-react ka ng wow. Eh kung, at kung ikaw naman, eh medyo mapapaluha sa kung ano yung nakapost na nakita mo, mag-react ka ng sad react, no? At kung nakakapanginit naman ang ulo yung nag-post, gago! No? Ay hindi, kung nakakapanginit ng ulo yung post, hindi ho yung nag-post, kundi yung post, no? O kung yung shared post niya, eh tsaka ka mag-react ng angry react, no? Hindi na huuso yung magre-react ka na lang basta-basta ng like.
lalo na kung yung pinopost niya eh hindi naman ka like-like, no? Eh lalo na kung meme, tapos ilalike mo, no? Huwag kang tito. At number 8, sundin mo yung number 8, react accordingly. Number 7, huwag kang papansin. Eto po mga kaibigan, no, eh karugtong din nung number 9 at number 8. Kung yung number 9, huwag mo lang ilalike, at yung number 8, mag-react ka accordingly kung ano yung post. Eto mga kaibigan, yung ginagawa ng iba, eh nagpapapansin ko, yung tipo bang nag-post ka ng isang meme, tapos puro hahana yung post mo, eh biglang magla-like, no? Sisirain yung momentum na puro kulay dilaw na yung nandun sa gilid ng post mo. At minsan naman po, nangyayari mga kaibigan, eh sa karaniwan nangyayari sa mga profile picture na kung saan, kadalasan, syempre, ang mag-share doon, ang mag-re-react doon sa DP, eh heart react, kasi hindi ko lang alam, pero ganun na yung uso. Tapos no, sa kadinami-dami ng nag-react ng heart, eh mag-re-react ka ng like, no? Iwasan mo yung pagiging ganyan, no? Gago! Number 6, ito po yung tinatawag na respect, no? Ito po yung pagbibigay respeto dun sa nag-compose ng isang post, no? Nagumawa ng isang post. Bago mo i-share yung pinost niya, o bago mo i-share yung shared post niya, eh mag-react ka muna. Wow! Stay! Wow! No? Para naman bigyan mo ng respeto yung unang nag-post sa Facebook. At number 1, sa 10 utos natin mga kaibigan, sa 10 utos na ito, number 5, huwag kang piling artista. Ito po mga kaibigan, yung taong hindi marunong mag-react, pero marami siyang reactor, no? Na kala mo artista siya, na siya lang yung nire-reactan. Hindi marunong mag-react, no, sa mga posts mo. Kahit nakikita mo palagi namang active, at malamang sa malamang, eh sa Facebook lang din naman tumatambay. Huwag kang piling artista. Pag nag-react sa'yo, mag-react ka rin, ha? Huwag kang piling artista. Wow! Stay! Number 4, sa 10 utos natin, ito po yung tinatawag na huwag kang assuming, no? Kung yung number 5 natin, eh hindi marunong mag-react dahil piling artista, ito naman po, assuming, na kung saan, porket react ng react sa kanya, eh akala niya may gusto na sa kanya yung reactor niya, no? No? So huwag kang assuming, dahil ang gusto namin dito, yung post mo, hindi ikaw. Wow! Stay! What? Wow! Number 3 na kaibigan, no? Ang utos na to, eh tinatawag kong wala kaming pake. Yeah. Ito po yung mga nagpo-post mga kaibigan na kung ano yung nakita nila sa Twitter, eh dinadala pa ho sa Facebook. Kahit wala naman tayong pake, no? Kung ano man yung makita mo sa Twitter, huwag mo nang dadalhin sa Facebook kasi wala kaming pake. Wow! Stay! Wow! At number 2, kapag nakatanggap kayo sa Facebook account nyo o sa notifications nyo na nagsasabing please like my Facebook page, eh i-like nyo naman, parang awa nyo na, lalo na kung ako yung mapupunta sa notif nyo, no? Gago! So, pakilike po ng aking Facebook page, ayan. Ito po yung aking Facebook page, so pakilike na lang para sa marami pa nating video. At pakilike din ang page na to, dahil dito maiipon yung mga kagaguhan ng mga kaibigan ko, mga kaibigan.
At number 1, pinakamahalagang utos na kailangan mong sundin dito sa 10 utos ng Facebook. Number 1, ay sundin mo lahat ng utos. Para maayos tayo. Diba? Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Yeah! Bago magtapos, paki-subscribe na rin pala ng YouTube ko. Paki-like ng video na to. Paki-share na rin para matamaan naman yung ibang hindi sumusunod sa 10 utos ng Facebook. Yun lamang po. Peace out. Bye-bye.